Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng isang roundtable discussion ang mga advocates ng indigenous people at ilang mga organisasyon upang matukoy naman ito ang mga maaaring maging epekto o problema ng makatutubong masasakop ng Bangsamoro entity bago pa man ito tuluyang malagdaan ng Kongreso. Alan Tumuntong para sa buong detalye. Nagsagawa ng isang roundtable discussion ang ilang advocates ng indigenous people o IPs at iba't ibang sektor na posibleng masakop sa binubuong Bangsamoro government sa Makati City. Ayon kay House Committee on Culture Community Chairman at North Cotabato 2nd District Representative Nancy Katamco, malaking tulong anya ang ganitong mga pagpupulong upang mailatag ang mga posibleng problema at epekto nito sa mga katutubo. As we know, in the provision, wala, hindi ito nasasama. Pero ang maganda naman nito ay pwede naman natin ma-articulate ito pagdating naman ito sa Kongreso. So we're very much, well, ako mismo, I'm very much happy na may ganitong discussion. At least nakikita natin yung mga other issues na dapat natin isusulong sa Kongreso. Nangako naman ang mambabatas na dadali niya sa plenaryo ng Kongreso ang magiging concern at problema ng mga IP bago pa man ito tuluyang maipatupad. Na dapat talaga ay yung IP rights ay maprotektahan dito sa Bangsamoro government. Pero gusto lang natin din lilinawin, no? Na kasi siguro first things first, we should define what do you mean by Bangsamoro. Kasi parang nagkakaroon kasi yan ng misconception na parang for the Muslim brothers and sisters. Dagdag pa ni Katamco na normal lamang anya na maramdaman ng ilang katutubo ang pangamba kapag tuluyang naipatupad ang Bangsamoro Basic Law dahil baka hindi anya matugunan ang kanilang mga pangangailangan na mariin namang itinanggi ng kongresista. I think it's really, this is really very good, and I agree with other congressmen. Ito po ay nakakatulong talaga for the Mindanao to attain peace. Para sa Newsline Philippines, Alan Tamundong, Sunshine Media Network International.